pag bumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Boycott, ito ang AgriAkadyan. Ngayong araw, ang kasama ko po ay ang chairman ng Sinag o Samahan ng Industriya ng Agrikultura at ang ating engineer, si Engineer Rosendo. So, hello po, Kasendo! Hello, Amy! Hi, Kasen! Last time nga, napag-usapan na po natin yung seeds, no? So, ngayon naman, pag-usapan po natin ay yung soil, yung pinakalupa. Sabi nga, pag maganda lupa mo, maganda ang ani. Yan ang parang importante na meron ang ating magsasaka. Tsaka, Hemi, mahirap tansya-tansya lang, no? Maglagay ka ng urea, maglagay ka ng triple 14, o pala hindi rin kailangan. So, dapat patest talaga ng soil. Para at least, tama yung inputs na ilalagay mo. Sayang. Yes. Lalo nga, taas ng ang mahal. 2,500 plus na. Opo. Kaya importante na alam natin kung ano talaga yung kondisyon ng ating mga lupa, ano ba yung mga kakulangan at ano ba yung tama na measure na kailangan natin i-apply para po sa ating mga lupa para makakuha tayo ng masaganang ani at hindi tayo mapaggastos ng sobra-sobra. Kaya mamaya kasi meron tayo inimbitahan isang eksperto pagdating po dito sa soil analysis. Abangan nyo po yan. Ito ang AgriAkadyan. AgriAkadyan. Nagbabalik po ang AgriAkadyan. Kasama ko po ngayong araw si Ma'am Rosalie Laksamana. Siya po ang officer in charge ng Regional Soil Laboratory, Department of Agriculture, RF03. Yes, ma'am. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Good afternoon po at salamat po sa inyong pagpayag na kayo'y makasama namin sa aming programa. Okay. Good afternoon din po. Ang pag-usapan natin, soil analysis, alam naman natin na napakahalaga po ng lupa sa ating pagtatanim. So, ito pong soil analysis ang tinatawag. Ano po ba ito? Kami itong soil analysis or yung tinatawag natin pagpapasuri ng lupa, dito po malalaman natin kung ano pa po yung sustansya na nandun sa ating lupa, gaano pa siya kataas or gaano na po siya kababa. So pag nagpa-analyze po tayo ng lupa, makikita po natin yung fertility status ng ating lupa at pag nakuha po natin yung kung ano pa po yung mga nutrients na nandun, tayo po ay makakapag-recommenda ng tamang dami ng abono na dapat pong i-apply sa ating bukid, anong uri po ng abono ang dapat pong i-apply, at kailan po siya dapat i-apply. So para mas makita po natin siya, parang kamukha siya sa tao. Kunyari po tayo, mayroon tayong hindi masama po yung ating pakiramdam, di ba pupunta po tayo sa doktor. Tapos, ang doktor po, hindi ka naman niya kagad re-resetahan ng kung ano yung iinumin mong gamot. Ang sasabihin muna ng doktor is, magpa-test ka muna. So usually blood chem po yan, di ba? At pag lumabas na yung resulta natin, doon niya sasabihin kung ano yung mga dapat nating gawin, ano yung mga dapat pong gamot na iti-take natin. So parang similar din po to sa soil analysis. Pero syempre po, yung lupa, syempre hindi naman yan makakapagsabi na kulang na siya sa ganitong nutrient or sustansya. Makikita na lamang natin na may problema po yung ating lupa dahil hindi na po maganda yung ating ani o kaya po yung mismo tubo ng ating halaman ay hindi na po maganda. So parang dito nakikita natin yung needs ng ating mga lupa. Yes, ma'am. So this is in terms po of dun sa tinatawag nating macronutrients. Ito po yung mga nutrients na kailangan ng halaman na in
big quantity po. So ito po yung mga nitrogen, phosphorus, potassium o yung tinatawag pong NPK. Tapos may mga secondary macronutrients kagaya ng calcium, magnesium, sulfur. At yung pong mga micronutrients, ito naman po tinatawag silang micro kasi very little po yung kailangan ng mga halaman pero essential pa rin po sila sa pagtubo nito. So mga example nito, yung mga zinc, copper, yung mga trace elements po. So ganun po siya, ma'am. Opo. Dito sa soil analysis natin, ma'am, ano ginagamit natin para ma-analyze natin? Meron tayong mga kit? Usually, ma'am, meron po tayong dalawang pwedeng gamitin. So, yung pong sinasabi nating kit, ito yung mga soil test kit. Ito po yung parang rapid test natin. So, tinawag siyang rapid test kasi po, within a certain time po, let's say mga 30 minutes to 1 hour, meron na po talaga tayong resulta. So, dito po sa soil test kit na ginagamit natin, yung kit po natin, meron siyang mga laman ng mga reagent. So, mm-hmm. ang tinetest pa rin po natin dito ay yung mga pH and PK pa rin po para may mga bote po siya na nakalabel. And then, kukuha ka ng lupa mo, ipinapatak lang po siya. Oo. And then, isuswirl lang siya. And then, after some time, let's say mga ilang minutes lang po, meron na siyang madedevelop na color. So, tapos po, meron po tayong chart, iko-compare lang natin siya. So, ito po yung tinatawag na parang qualitative analysis kasi po, wala po tayong nakukuhang value talaga na number. Nakikita lang natin siya based on the chart na iko-compare natin. So, pwede siyang maging high, low, medium, ganun po yung ating nakukuha. Ngayon, meron lang po tayong isa, yung sa laboratory method po. So, ito po, ang sa soil test kit, ma'am, nadadala natin siya sa field. And even yung mga farmers mm-hmm. natin, kayang naturuan po sila para gamitin ito. So, ito naman pong lab method natin, ito po yung dito na po siya sa lab ginagawa kasi gumagamit na po tayo ng iba't ibang mga instrument or equipment na specific po for a certain analyte or for a certain nutrient po na gusto nating maitest po. So, dito naman po sa lab method na to, ganun pa rin po, makuha natin yung pH, nitrogen, phosphorus, potassium, at saka yung mga other nutrients po. Pero dito po, meron po tayong nakukuhang value talaga in terms of pwedeng percentage, parts per million, mga ganun po yung mga units natin. So, talagang merong value po siyang makukuha. So, ito po yung quantitative na po. Naalala ko tong dalawa yan eh, napagdaanan ko. Kasi dito sa Nueva Ecija talaga, pagpapalay ang aming kabuhayan. So, nung bago-bago pa po yung bukit namin, yung tatay ko talaga kumukuha ng sample at dadalhin niya po dyan para po ipa-analyze. And then, dumating din kami sa point na medyo din kasi nakakapagod yung biyahe para dun sa So, bumili yung tatay ko na lang ng testing kit. So, yes po. Okay. Ma'am, kami kunyari dito sa lab, ang sinasuggest namin, pag hindi pa talaga siya totally napasuri po, nire-recommend muna namin na ipa-lab method siya dito. Po, and then after nun, dahil para meron na tayong data, at least na mo-monitor mo na siya, pwede na po natin gamitin yung kit. Although yun nga, yung kit po is designed para dun sa mga malayong lugar na hindi po nila kayang pumunta dito po sa office po namin. Opo. Nakita ko yung kit. Talaga may makikita kang mga liquid. Liquid pa yung laman nun, ma'am, di ba? Iba't ibang reagents po siya. Oo. Tapos ihahalo mo dun sa lupa. Dun nagkakaroon. Yes, ma'am. For example, ma'am, yung sa pea natin, meron siyang nakalabel. Kunyari, magdadagdag ka ng tatlong reagents. So, meron siyang label na pea, tapos merong P1. Tapos po dun sa chart natin, meron tayong procedure dun na add, let's say, add 12 drops or 24 drops. Mga ganun po. So, talagang kaya siyang gawin ng farmer po. Paano yung ginagawa natin yung proper na pagkuha ng sample galing sa ating pinagtataniman papunta dyan sa inyong laboratory? Paano ang proseso? Yes. Apo. Ma'am, gusto ko lang pong bigyan ng emphasis na yung pong accuracy po ng ating test, malaking bagay po doon ay nakasalalay sa tamang pagkolekta po ng lupa. Mm-hmm. Kasi imagine niyo po kung yung lupa niyo ilang ektarya siya, so ang daming lupa po noon. Pero yung i-analyze natin ay kakaunti lang. So we have to make sure po na yung lupa na ating isasubmit ay representative po ng ating lupa sa ating bukirin po.
So ngayon po, so for the method po, so syempre po, unang-una po, kailangan po nating i-consider ilang sample po ba ang kailangan nating i-submit para sa ating bukid. So ang i-consider po natin dyan, yung topografiya po ng ating bukid. Patag ba siya? Meron po bang part na patag? Tapos merong part na bulubundukin? Ano po ba yung kulay ng ating lupa? Sa isang parte ba, medyo brownish? Tapos dito medyo grayish, mga ganun po. Tapos ano po ba yung texture niya? Pareho po siya all throughout o merong part na mabuhangin tapos merong part po na malagkit. So yun po yung mga kinoconsider. Tapos ano po ba yung mga dating na itanim natin doon na crops? Wow. At ano po ba yung dating na i-apply nating fertilizer? Kasi di ba po minsan iba-iba po yung tinatanim natin sa ating bukid. So kung pong sa topography po natin, kung patag po siya all throughout, kahit mga more than, let's say, 10 hectares siya, isang sample lang po yung kailangan. Ito po yung tinatawag na composite sample. So, isang sample lang siya, pero galing po siya sa iba't ibang sampling points po dun sa ating bukid po. Ngayon po, kung ang ano naman po natin, ang bukid natin, merong part na patag, tapos may part po na medyo hilly, hiwalay po yung sample natin for the patag na part, at hiwalay din po dun sa hili na part po. Mm-mm. Kasi di ba man pag kunyari mag-aano yung tubig, uulan, nagra-run off, di ba? So parang iba po yung nutrient content nung parang hili dun sa patag lang po. Ganun din po dun sa texture natin. Yung mabuhangin ba siya or malagkit siya. Yung mga ganun po. So let's say po ma'am, kung ang bukid po natin ay patag naman. So let's say sa Nueva Ecija, patag naman po siya, di ba? Kahit gano'n siya kalaki. So isang sample lang po ang kailangan nating i-submit. Pero ito po yung composite sample. Ibig sabihin, let's say meron po tayong isang ektarya. Pipili po tayo ng sampling points dun sa isang ektarya na yon na representative po siya ng ating bukid. Kasi syempre gusto po natin yung makuha nating result na gagamitin po sa ating fertilizer recommendation is talagang swak dun sa ano po ba talaga yung status ng ating lupa. So, ang gagawin lang po is unang-una po, i-determine natin yung mga sampling points natin. So, let's say 1 hectare, pipili po tayo ng 10 sampling points. Okay? So sa pagpili muna ng sampling points, ma'am, may mga dapat ding i-consider. So unang-una po, huwag po tayong kukuha dun sa mga malapit sa kanal. Kasi 'di ba yung sa kanal nung ating bukirin, doon nagaano yung water, nagfo-flow. So syempre ang water magdadala siya ng nutrients, pwede rin siyang magtangay ng nutrients. Tapos huwag din pong malapit sa mga pilapil. Kasi 'di ba sa mga pilapil dinadaanan niya ng tao, tapos pwedeng meron silang kinakain, kunyari saging. Tapos after ito-throw na lang nila kasi alam naman nila na biodegradable naman siya or malulusaw naman siya. So huwag din po doon sa malapit sa pilapil. So siguro mga 1 meter away sa pilapil. Huwag din pong malapit doon sa, 'di ba may mga bahay po yung mga farmers natin sa bukid. Huwag din pong malapit doon. And then kung gumagawa rin po tayo ng pataba or compost, huwag din pong malapit dun sa mga area na pinagpagawa. Kasi po syempre kung merong compost doon, mas tataas na po yung nutrients natin na makukuha. And then huwag din pong, kunyari yung part kung saan kumuha merong tae ng kalabaw, huwag din pong malapit doon kasi syempre yung manure din po will add extra nutrients po dun sa ating ititest. Tapos, yun po, diba, hindi na rin po in-encourage talaga yung pagsusunog. Pero kung may nagsusunog pa, huwag din po dun sa mga malapit sa may mga abo. Dahil po yung abo, medyo mataas po siya sa potassium. So, makakadagdag din po sa atin. Opo. Tapos yun din po, during collection, huwag din po tayong manigarilyo. Kasi syempre yung sigarilyo natin, meron din siyang ash na na-form. And then, pwede rin siyang malaglag. So, yun po yung mga dapat nating tandaan, ma'am. So ngayon po, balik po tayo dun sa pagpili ng mga sampling points. So let's say 1 hectare pumili po. Syempre habang dumadami po yung sampling points natin, mas gumaganda siya. Pero syempre minsan mahirap po dahil masyadong mainit, di ba? Tapos malawak pa yung ating bukid. So let's say 1 hectare, 10 sampling points po. So yung 10 po, make sure na naka-represented po yung ating buong bukid po. So unang-una po dun sa unang sampling point na napili natin. So ang gagawin po natin, ma'am, is kung meron siyang damo-damo, lilinisin natin siya, damo at saka bato. So kung may mga damo po, bunutin lang po natin siya. Wag na tayong magpala kasi pag nagpala tayo, maraming natatangay po na topsoil, which is yun po kasi yung kukunin natin. So, ano lang po natin, bunutin lang po natin. And then, pag nalinis na po siya, ma'am, ang gagawin natin is parang magka-cut tayo ng parang pa-letter V.
Yun po. So yung sa letter V na lupa na yon, hindi pa po yun yung sample natin, aalisin natin siya. So para pong sa bukid natin, meron tayong pa V na ganun po. And then pipili po tayo kung gusto nyo sa side ng V na to o dito po sa other side. Mag-slice po tayo na ang kapal po niya ay 1 inch. 1 inch lang. 1 inch po. Tapos ang lalim po niya ay 8 to 12 inches. So parang yun po yung tinoconsider nating opo, top soil. So hindi naman po natin kailangan i-measure pa talaga ng ruler. Ano po siya? Parang yung sukat po ng pala na mababaon siya. Mm-hmm. So mga around 8 to 12 inches na po yun. So pag nahukay na po natin yun, o di yung pala po natin, puno na siya ng lupa. Ang kukunin lang nating part doon, ma'am, is yung nasa gitna. Mga around 1 to 2 inches nung nasa gitna, i-discard na natin yung sobra sa gilid. So yun po ngayon yung 1 inch ang kapal na nandun sa gitna ng pala, yun po yung ating sample dun sa ating unang sampling point. So pwede mo nang ilagay mo muna siya sa isang timba. And then pupunta ka na naman sa next sampling point mo. Ito ba so, yung next sampling point ba to? Ito ba yung may yung iba, parang ganun po. Tapos meron din pong iba, nagre-random lang sila. So iba't iba po yung method po. So meron pong mga ano na nagpapazigzag. Meron naman po na random lang po siya na talaga pipili ka lang na sa iba't ibang parts po ng ating bukid. So marami pong yung sampling method. So yung zigzag po na sinasabi nyo is one way po. So pwede lang naman din pumili ka lang na at random lang po. So ganun ma'am, pagdating mo dun sa second na sampling point, ganun na naman yung gagawin, lilinisin, tapos magka-cut ka naman ng V. May distance. Opo ma'am, as in dapat represent, kung 1 hectare kasi yan ma'am, di ba malaki yan, oo, parang 10,000 square meters. So talagang, ano po, medyo magkakalayo po talaga. Ang required distance natin for the sampling? What do you mean? Ma'am, yung from the sampling, ano na, kayo na po yung wala na talaga siya, random lang siya. Random lang siya na represented po yung ating bukid. Yung kunyari 1 hectare yan. Hindi ka lang kumuha sa isang part lang. So dapat meron sa banda doon na representative. Kahit gaano kalayo, kalapit, okay lang. Kung nakikita mo na magkaiba yung klase ng lupa, pwede mo kunin. Hindi ma'am, pag magkaiba yung klase ng lupa mo, ibang-ibang sample yung dun sa isang klase ng lupa. Let's yung sinasabi ko pong ito, pareho siya the whole topography pin niya, tapos uh-oh, yung color niya, yung texture niya, pare-pareho. So kukuha ka lang ng isang sample, pero yung isang sample mo na yun po yung tinatawag nating composite sample. Uh-oh. Meaning, isa lang siya, pero galing po siya sa iba't ibang parts ng iyong bukid. So yung nabanggit ko nga po, let's say for 1 hectare, pwede kang pumili ng mga 10 sampling points po. Uh-oh. Or pwedeng less doon, ma'am, pero nasa kanila na po na basta dapat wag lang po sa isang isang part ng bukid. Makikerry mo yung buong 1 hectare para doon sa... Opo, na-represented siya. Tapos yun ma'am, yung mga for every sampling point o di nakuha mo na yung sample mo doon, ang gagawin po is pagsasama-samahin po yon. So usually po, ang kailangan lang natin 1 kilogram of soil. Kasi kung talagang kukunin mo yung 10 sampling points na yon, medyo marami po kasi yung makukuha mo, more than 1 kilogram. So ang gagawin lang po natin is yung tinatawag na quartering. So dito po sa quartering, natin siya ma'am, make sure lang na nahalo siya ng mabuti. And then parang pwede mo siyang ilagay sa taas ng isang, kunyari, sako. And then parang medyo pabilog siya, no? Parang ika-quarter mo siya into 4 up. Ika-quarter mo siya, so may mapoproduce kang 4. So ang kukunin mo, pwedeng kunin mo yung magkatapat. Diba 1, 2, 3, 4 yun. Or yung isang and then the rest, i-discard mo na siya. So ulit-ulitin po natin yon until makakuha po tayo ng 1 kilogram. So again, hindi naman din po kailangang i-weigh pa natin siya to make sure, i-estimate lang po natin siya na 1 kilogram. Hmm. Tapos ma'am, di pag nakuha natin yung 1 kilo, itatravel natin. Opo, dadalhin na. Meron bang mga ano kung saan natin ilalagay na container? Yeah, ma'am, ilalagay lang natin siya sa isang plastic. No po, plastic. And then yung plastic natin, dapat i-label po natin siya. So isusulat natin kanino po siya sample, pangalan po ni farmer, address po ni farmer, site po ng farm. Pwede po kasi na iba yung kung saan nakatira si farmer, kung saan po yung bukid niya. And then pwede po yung mga information like gaano po kalaki yung hectares na ipapa-analyze niya. Mm-hmm. And then, ano pong crops po ba yung ipapa-recommend niya for fertilizer okay, recommendation po? Kasi po ma'am, for every crops,
iba-iba po yung iba-iba recommendation din natin. And then, pwede mo po yung ilagay sa papel and then pwedeng ilagay, idikit dun sa ating plastic or pwede rin mo siyang ipasok dun sa sample kasama ng lupa. Pero make sure po na naka-plastic din po yung papel kasi syempre po yung ating lupa na isasubmit ay medyo moist po yun for sure. So pwede, minsan po kasi may mga dumarating dito. Opo, ano na siya, parang nadudurog na po yung papel talaga so hindi na po namin mabasa kung kanino siya. Opo. Tapos ma'am, we have also mga provincial laboratories po. Pero yung mga provincial laboratories po, ang nagagawa po nila ay yung using soil test kit po. So kung ang gusto po talaga nila ay yung sa lab method po, dito po sila pumunta, dito po sa office namin sa San Fernando. Opo. Ma'am, pagka ano, hi Kasen. Ayan, kasama na po natin si Kasen, do. Hello. Good afternoon po. Afternoon. Kasen, pinag-uusapan namin yung soil analysis. Tapos nadaanan na namin yung soil testing sa kung paano kumuha ng ano ng sample para madala sa laboratory. Ikaw gaano ka ba kadalas nagpapala ano soil analysis? Tuwing kailan ikaw nagpapa-soil analysis? Dito sa ano eh sa province madalang, no? Pero sana may mapping, soil mapping ang gawin ng Bureau of Soil. No? Para at least alam ng mga magsasaka kung more or less saan yung kulang ng nutrient. Kasi parang dati, I think 3 to 4 years ago, may soil mapping sa other area. Hindi ko lang alam kung updated yun. Dapat wala pa natin. Yes, okay, ma'am. Sir. So currently po, ma'am, we have po yung rice yung fertility mapping project po namin sa mga rice areas po. So natapos na po na, ang hindi na lang po namin tapos ay ang Pampanga at Tarlac. So next year po namin yung gagawin. Pero for the rest po like Zambales, Bulacan, Nueva Ecija, Bataan, mostly na nabigay na po namin yung mga updated na mapa po sa ating mga munisipyo. So I think sa Nueva Ecija po, meron na lang po kaming 3 ata na hindi pa natatapos. Pero ang target po is within the year, matapos po sila. And then for next year po, Tarlac po kami at saka Pampanga. So ito is, under yung national program ng Bureau of Soil and Management? Sir, meron din po ang BSWM, yung naalala niyo po yung nag-start po si Secretary Manny Piñol na nagpa-sampling po siya. Pero dito po kasi sa Region 3, meron parang I think 2009 to 2012, meron po kaming ginawa noon and then updating po kami starting mga I think 2017 or 2018 po. So nagkaano lang po dahil nga nag-pandemic. So may time po na medyo nahinto po kasi yung ano na yung sa mga sampling po namin. So ngayon po tinutuloy namin. So hopefully by the end of the year matapos namin yung natitira po sa Bataan at saka Nueva Ecija and then for next year ang kailangan pong matapos is Tarlac and Pampanga. So far sa Ma'am Rosalie, tama, no? Yes, ma'am. Yes, sir. Yung sa Nueva Ecija, anong more or anong content ang kulang sa MPK? Usually, sir, ang nitrogen talaga natin, talagang depleted na po siya. So, yun po talaga yung nakita. Kasi usually naman po, di ba, lalo na kung paulit-ulit ka talaga nagtatanim, di ba? So, naubos po talaga yung nutrients. Tapos, lalo na kung hindi tayo kung hindi natin yung mga na-produce natin, like yung mga rice straw, hindi natin sila kinocompost para mabalik sa lupa. So, kaya di ba parang inaano po talaga, ina-encourage yung pagko-compost para po yung mga sa natirang rice. So, kasi may natitira pa pong mga nutrients dun eh. Usually nitrogen at saka potassium po. So, pag kinompost po natin sila, bumabalik po sa lupa. Pero yun nga po, dahil siguro sa, minsan kasi di ba parang nakakatatlong cropping tayo sa isang taon. So, talaga po yung pagde-deplete po ng, so yun po talaga yung nakikita natin, yung ating pong ang ating nitrogen po talaga is mababa na po talaga. So, anong recommendation ninyo sa ano sa Nueva Ecija NPK content? Hindi ko siya ma-generalize na ano sir. So syempre po kung ang may kino-consider din po like yung kung ano pa po yung pH ng lupa.
meron po, di ba, ang source po ng nitrogen, pwede pong urea or yung ammonium sulfate po. So, pag medyo mataas na po yung pH ng lupa, ang nire-recommend po namin na gagamitin na nitrogen is yung pong ammonium sulfate. Kasi because of the, yung ammonium sulfate po kasi, dahil medyo acidic siya, mapapababa niya pag mataas na po yung pH ng lupa. So, mga ganun po. And then, yun nga po, pag yung kakulangan naman po, may N, P, at K, of course, gagamit po ng complete triple 14 po para po doon. Or yung kulang din po yung ating K. So, parang hindi lang po siya yung, pag nagpa-analyze ka ng lupa, makikita mo talaga kung ano po yung status. Kasi po, di ba yung minsan, dahil wala po silang analysis, lagi na lang pong urea. Mm-hmm. Eh, what if kulang na po pala ng P, tsaka kulang na rin siya ng K. So, yung sa K naman po, pwede tayong gumamit ng more rate of potash po. Yeah. Ano lang, no? Kasi, kagaya niyan, siyempre, yung rice, iba yung recommendation. Yung sa onion, iba yung recommendation, di ba? Yes po, sir. Sa onion, nagre-recommend na ba kayo ng ammonium chloride? Yung 25-00. 25-00. Actually, sir, ang ginagamit namin talaga is ano lang, it's either urea or ammonium sulfate. Pero kung ganun po yung gagamitin nila, pwede naman siyang i-compute based dun sa nutrient content po nung sinasabi po yung ammonium chloride. Yeah, kasi mag-iiba lang po yung... Nabanggit ko lang yun kasi ang onion kasi hindi pwedeng chloride dahil yung magiging matubig yung bunga. So dapat masabi siguro sa mga farmers na hindi pwede ang chloride. So mostly po dito talaga sa lab ang ginagamit lang namin talagang recommendation is urea, ammonium sulfate, triple 14, superphosphate, yung 0-20-0 po. Although ang nirereklamo nga ng mga farmers is medyo mahirap nga po daw hanapin yung 0-20-0 tsaka po yung rate of potash. Plus doon po sa mga recommendation namin, lagi pong merong organic fertilizer kasi nga po for balance fertilization po. Ngayon, ano, no, parang napakahalaga po pala talaga ng soil analysis. Kasi pagka namali ka ng nilagay dun sa lupa mo, sa halip na mapaganda mo yung lupa, is lalo ka pa nagkakos ng damage. Yes, ma'am. Like, kunyari, hindi ka nagpa-analyze ta. Although, syempre po yung mga farmers, syempre sila yung nagtitil ng lupa nila. So, mas alam po nila yun. So, yung fertilizer recommendation is a guide po sa kanila para makita kung ano pa po yung ano po nga po yung kulang. Kasi nga po, meron nga po yung iba. Kunyari, ang laki ng area nila. Tapos, sa ibang ano po to ha, sa ibang probinsya. Parang, tas ang konti po pala ng ina-apply nilang abono. Kaya parang hindi rin po nagbibigay ng magandang ani. So, kunyari, 2 hectares. Tas ang ina-apply lang po nila pang worth of 1 hectare lang po nang kasi wala po nga silang soil analysis. Or yung iba naman po, yung 'di ba parang yung iba po may notion na marami kang fertilizer na ia-apply, mas dadami yung ani mo. So hindi naman po totoo rin 'yon kasi syempre pag nasosobrahan din po ng abono yung ating lupa, pumapangit din po siya kasi syempre 'di ba po yung abono, may mga fillers 'yan. So itong mga fillers na 'to, nagko-cause po sila para tumigas yung ating lupa. So syempre pag tumigas po yung ating lupa, papangit na po yung ano niya, yung water holding capacity niya, yung soil aeration niya, hindi na siya makakahinga. Tapos po 'di ba pag lagi kang nag-aabono, parang umaasim po yung lupa natin or bumababa po yung ating pH. So pag bumaba rin po yung ating pH, parang napapatay din po natin yung mga soil microbes na beneficial din po sa ating soil. Plus kung sobra-sobra rin po yung ating ina-apply na abono, di ba nagli-leach po yan sa ating groundwater din. So, tapos ngayon po, di ba parang ang taas din po ng presyo ng ating abono. So, maganda rin po na yun nga, kung may analysis ka, kung ano lang po yung right amount of fertilizer yung i-apply natin, and then makakatipid ka pa kasi hindi po sobra-sobra kasi 'di ba naghalos nagdo-doble na po yung presyo ng mga fertilizer po natin ngayon. Ma'am, curious lang ako kasi laboratory kayo. Ang soil testing kit is meron lang silang mga reagents, ma'am, na mga bote reagents, po na ina-add mo. Yes. Sa inyo, meron na kayong mga equipments diyan for yes, the ma'am. Analysis, pang-analyze, opo. Mga analyzer yes, machine. Oh, baka pwede natin bali, ano siya, ma'am? Sa ano?
yung mga equipment po or the hindi lang po yung kunyari meron ka ng soil tapos siya na yung ipapasok mo dun sa equipment. Hindi po siya ganun. Parang okay. I-extract, pa rin. I-extract mo pa rin, ma'am. Kasi syempre yung soil, kunyari isa sa, usually kasi in solution form po yan pag tinitest natin. So, unang-una, i-extract, yung first step dyan is yun nga po, no, pag nakapagsubmit kayo ng lupa, yung lupa natin, ini-air dry po natin siya. So, pag nasubmit siya, ini-air dry. So, hindi po siya direct sunlight. Kasi pag direct sunlight, merong pong pwedeng loss of nutrients po, no? So, i-air dry siya, and then after ma-air dry, ipopulverize po yan. Yun. Tapos meron po siyang, meron po kaming sieve na usually 2 mm ang size nun para ang magpapastro lang yung pasok dun sa 2 mm. Ito po yung base procedure po namin. No? And then after nun, ma'am, pag na-sieve na siya, ready na siya for analysis. And then kung depende po kung ano yung analysis na ginagawa natin, meron po tayong iba't ibang way nung pag-extract ng ating nutrient or analyte na kailangan. So, yung pong method for, kunyari, phosphorus, iba po siya dun sa method for potassium. Iba rin po siya yung method for yung mga trace elements or yung mga micronutrients. And then po, iba-iba rin po yung mga equipment na ginagamit natin sa bawat analysis din po. Oh, mas concrete analysis talaga ito. Yes, ma'am. Oh. Ma'am, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin, kasi nakikita ko parang maganda talaga na ipa-analyze natin yung mga lupa. Pero marami sa ating mga magsasaka, hindi talaga nagpapa-analyze ng soil. Ano kaya yung mga dahilan bilang kayo ay nandiyan sa inyong posisyon at opisina? Ano yung mga posibleng dahilan kung bakit hindi ko nagpapa-analyze ang ating mga kasamahang magsasaka? Pag-usapan po natin yan sa aming pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Balik po ang Agree Ako Dyan. Ma'am Rosalina, iwan ko nga po yung tanong, bakit yung mga ibang farmers natin parang hindi sila ganun ka-interesado magpa-soil analysis? So siguro ma'am, one reason doon is parang hindi sila aware dun sa importance po ng ating soil analysis. Kasi kung talagang aware ka sa marami naman din pong farmers na aware, pero siguro yung mga iba, parang hindi lang po din sila aware dun sa importance niya or yung kahalagahan niya or yung makuha nilang benefit kung magpapasuri po sila ng lupa. Tapos siguro po yung iba, baka tinatamad mag-collecta kasi di ba very ano po yung sabi ko nga, para makakuha ka ng accurate na result, dapat talaga yung sampling mo ay maganda po talaga. Kaya po kami dito sa lab, continuous po kami na talagang nagko-conduct po kami ng mga briefings, even dun sa mga cooperative po na yung mga nagre-request po yan, binibigyan po namin sila ng briefing on the importance of soil analysis at saka po yung proper soil sampling po. So, ito pong lately, ito pong November, marami po kaming mga pinuntahan. Parang in part po kasi dun sa GAD activities namin, yung mga cooperatives po. So, yun po, continuous naman po yung ano namin, parang briefing sa kanila on the importance para maging aware lang din po sila on the analysis. Tapos siguro po yung iba baka kala nila dahil may bayad. Oo, yun. Kaya, mahal additional ba? Ko. So, yun nga po, sa mga farmers po, libre po ang ating analysis. Ang kailangan lang po ay mag-collect lang tayo ng lupa at isubmit lang po dito. Actually, pwede nga pong hindi nila isubmit dito eh. Dalhin lang po nila sa munisipyo nila. Ang munisipyo po, mag-coordinate na lang siya dun sa mga provincial offices and then po, pwede silang mag-coordinate po sa amin. So, para po kung hindi na po nila kailangan pumunta dito sa San Fernando po. Emmy, kaya pala wala kang nakuha. Hindi ka farmers eh. Uy, nagpo-farm tayo. Ay, ma'am, yun ba sa sinabi mo? Kasi yung nakaraan si Casendo, meron palang required na 2 hectares something. Yun ba, may requirement ba dyan? Baka kaya hindi ako pupuntahan eh. Hindi naman ma'am, as long na mag, kasi po usually I think yung mga like yung sa STK ng mga probinsya, pupunta sila sa isang lugar eh, sa isang munisipyo na nakolekta na ng munisipyo yung mga ano. So regardless po kung malaki yung lupa mo or maliit lang, pwede po siyang i-analyze. Siguro i-ano lang po yung sa coordination lang po with the LGU po.
Siguro ano, mag-coordinate ka sa ano, munisipyo, Emi, yung municipal agriculturist para ano, para kunan ka ng sample. Opo. Tapos sir, yung iba po, like tinuturuan na po yung mga magsasaka, 'di ba, kung paano yung tamang pag-collecta para sila na po mismo, pwede na silang mag-collect and then dadalhin na lang po nila sa munisipyo. Mas mabilis po kasi yun eh, kaysa kasi po 'di ba minsan yung mga munisipyo parang isa lang yung technician for kunyari ilang barangay yung sakop niya. So mas mapapadali po talaga kung yung farmer marunong na po siyang mag-collecta para siya na po mismo yung magko-collect at magbibigay na lang po niya sa munisipyo yung lupa. Mabilis ang proseso pagka gano'n. Eh, maganda kasi po na ma-analyze ngayong mga lupa para advantage talaga yan para alam mo kung ano yung inalagay mo, saan kulang, ano yung dapat magdagdagan, bawasan, di ba? Parang sa tao lang din paano magagamot, di ba? Yun po eh, mga garden natin, mga maliliit na... Kasi maliban sa ornamental, meron na tayo ngayong edible garden. Mga pangkain na. So ito ba kailangan pa ng mapa-analyze or STK is sapat na? Actually ma'am, ano po sila eh, parang option po nila, parang choice po nila yon kung gusto po nila na yung sa lab method. Yun nga po, pag-umpisa po, sinasuggest talaga namin na ipa yung po, dito po sa lab ang analysis po. Tapos later on po, pwede na po yung STK. Pero yun nga po, kung hindi naman din sila makapunta dito, yung sa STK din po ay maaari naman po siya. Tapos eh, sa inyo, may mga refill yan, no ma'am, pagka sila ipunin? Yes ma'am, yung STK. So, dito po sila, ano siya ma'am, eh, per, kasi diba 10 po yung bote na laman ng ating kit. So per ano na po ang bayad noon, per bottle na po siya. Parang minimal lang eh, mga 30 pesos per bote. Parang alam ko po yung buong kit, wala siyang 300, almost 300 siya yung refill. But yun nga po, yung pag sa mga farmers din po talaga, libre rin po yung ating ano, yung kit. Libre rin po yung ating refill. Ah, refill. Eh yung kit ma'am, libre din ba yun? Ma'am, wala kaming ano, siguro pwede silang, itry po nila mag-request with BSWM po. Okay. Sumulat po sila doon. Kung, alam ko kasi may program ang BSWM, hindi ko alam kung tapos na siya, na yun nga po, nagbibigay sila ng mga soil test kits po. Now, yung soil test kit lang din po, dapat naka-ano po siya, naka-store po siya sa medyo malamig na, hindi naman ref, yung hindi po siya na sisinagan ng yung apo. Kasi po, may mga reagents po kasi doon, like yung sa pH, na nag-iiba po yung ano niya, yung color niya, pag direct ano po, direct sunlight siya. Ma'am, sa ating mga kasamahan na... ano nasa farm at hindi pa nakakapag-analyze ng kanilang mga bukid, ano pong encouragement niyo po sa kanila bago tayo magtapos? Yun po, yung sabi natin yung importance niya, no? Na lalo po ngayon, mahal po yung ating abono. So, kung mapapagawa po natin na mapa-analyze natin yung ating lupa, at least po parang makita po natin kung ano pa po talaga yung status niya, kung ano po yung kulang, at kung ano po yung kulang, yun po yung yung kung kailangan dagdagan or yung nga po, yung tamang uri ng abono na dapat gamitin at saka po yung ating ano po yung klase ng abono na dapat gamitin. So di ba po yung sa program nga po ni Secretary na gusto po natin ng masaganang ani, di ba, at saka malaking kita. So I think, kasi po di ba ang soil is parang siya yung pinaka-basic lahat po sa lupa at tubo. So yun nga, mas mag kaya ina-encourage po namin ng lahat na yun nga po, ipasuri nila po yung kanilang lupa. Libre. Yes na. Libre yan. Yun yung klaruhin natin, libre, walang binabayaran. Tama ba, walang binabayaran? O meron for ano po ma'am, for farmers po. Pero yung mga talagang, syempre po yung ibang farms kasi na talagang they are earning naman na talagang ano siya. Yun po, nag-ano kami, nagko-collect din, nagko-collect po kami ng fee for that po. Pero mostly, usually po talaga yun. Mostly rice, yes, sir. Rice farmers. Kahit po mga high value na crops, yun po. And then mga corn, ano rin po, yung mga corn farmers din po. Mostly yung ano rice naman po? Libre, no? Ano po, sir? Libre po. Mostly rice farmers, libre. Opo, mostly po. Kahit naman po yung mga high values at saka corn, basta farmers po sila, usually libre naman din po talaga yung analysis. Amy, may bayad tayo. Sa akin. Yung una ni ma'am, libre.
Hindi. Kailangan lang talaga kasi parang nakita ko dito is ano, proper coordination at saka yung dissemination of information kasi yes, dahil kulang sa mga sa knowledge katulad na to na libre pala. Natatakot tayo magpa-analyze ng ating mga lupa. Maganda na maalaman natin talaga yung kalagayan ng ating lupa. At maraming programa ang ating gobyerno para po sa ikagaganda ng ating mga ani. Isa lang to. Di ba, ma'am? Yes, ma'am. Isa lang. So, coordination sa munisipyo, tapos tuloy-tuloy na yan pag napunta na po sa inyo. Usually, ma'am, gano'ng katagal? Hindi ko pala natanong yun kanina. Gano'ng katagal? Usually, ma'am, ang binibigay namin is 2 weeks na turnaround time. Kasi, ma'am, ipap, i-air dry kasi siya, di ba? Mm-hmm. Yun po. Pero yun nga po, depende. Kasi minsan po, mayroong mga magsasubmit na mga 100 po yung sample nila. Kasi sabay-sabay po. Uh-oh. So, pag gano'n naman po, hindi rin namin kakayanin po na yung 2 weeks. Pero kung yan pa isa-isa, dalawa, 3, yun po, kaya po talaga yung 2 weeks na turnaround time. Pero ma'am, kasi po, aside from the soils na ginagawa ng lab, i-ano ko lang din po, nag-analyze din po kami ng mga fertilizer. So, yung mga gumagawa po ng mga organic fertilizer, yung mga concoctions po, yung mga liquid fertilizers, yung mga FPJ, lahat po yan, ina-analyze po din po namin. Tapos nag-analyze din po kami ng water, kung suited siya for irrigation use. And then aside from doon, yung sa mga plant tissue samples po, para makita lang po yung uptake ng halaman dun sa nutrients po sa ating lupa. So yun po yung usual na ina-analyze namin. Plus, we also do heavy metal analysis po dun sa 4 po na matrices na nabanggit ko. So right now po ang ginagawa po namin is cadmium, lead, nickel at saka po chromium. Wow, napaka-busy po na inyong office pala, ma'am. Apo, men. Tapos ma'am, yes ma'am, idagdag ko rin, nagpo-produce din po kasi yung office yung tinatawag na compost fungus activator or yung CFA. So ito po isang uri ng fungus po na pinapabilis po niya yung pagde-decompose po nung mga rice straw natin. So yun nga po yung nabanggit natin na dahil sa continuous natin na pagtatanim, talagang nade-deplete po yung source ng yung nutrients po natin sa lupa. So ang maganda po talaga is nag-compose po tayo para na-recycle or merong nababalik din po sa ating lupa. So ito pong compost fungus activator, ano po siya? Yun nga po, isang fungus siya na pinapabilis po niya yung decompose po ng ating mga dayami. So ito po yung mga pag after natin magtanim, 'di ba? Parang mm-hmm. yung mga rice straw po, yun parang kung nangyari usual, medyo ang process kasi ng decomposition minsan tumatagal po yan, mga 2 months, pero with the use of CFA, mga 3 weeks to 1 month po na de-decompose na po yung ating mga materials. So ito rin po ginagawa po dito sa lab, parang isang pack siya. Ang isang hectare po, parang 20 sachet yung kailangan mo. So ito rin po, libre po namin pinamimigay sa mga farmers. Oh, ayan. Ang dami nating mga libre, freebies pala to, no? Para sa ating mga magsasaka. Tama lang po na naimbitahan po natin si Ma'am Rosalie sa ating programa at nalaman natin itong mga bagay na ito kasi napakahalaga po ng lupa para sa ating mga kasama. Lalo na taniman na ulit kasi doon, ikaw yata tapos na yata magpatanim. Yeah, tapos na. Maaga kami rito kaysa sa inyo. Kayo, wala pa yata tubig. Dito sa amin, pasimula. Oo, pasimula pa lang po na ayos na. Nagpupunla na. Kaya tama po na napag-usapan natin ang lupa. Ma'am Rosalie, maraming salamat po. Yes ma'am, thank you rin po for the opportunity po na ma-share namin kung ano po yung mga services po na in-offer po ng Regional Soils Laboratory. Susunod ma'am, makalibot kami dyan at makita namin yung mismong laboratory. Ah yes ma'am, sige po. Welcome po kayo. Thank you po. Thank you very much din po. Asen, thank you din po sa pagsama. Okay, Emmy. Isang alaman na naman po ang ating natuklasan tungkol po sa pag-aalaga at tamang pagdayag po ng ating mga soil. Maraming salamat po at sa muli, ito po ang Agria Kudyan. Agria Kudyan.